ingredients natin. Pusit, cucumber, all-purpose flour, dinisolve na po siya sa water, bell pepper, sili pabaksil, all-purpose cream, pwede rin po nasa po mo pusit. Bawang, black pepper, sibuyas, patis, butter, at saka po mantika. First po, nilisin po natin itong mga pusit. Alisin po natin then, the cucumber po, slice po natin sila, pati yung bell pepper, pati yung sili. Tara na po, i-prepare na po natin sila. Ito, linisin na po natin ito, no? Pusit natin. Tapos, ibayin na natin siya sa ito, sa gitna. Alisin natin itong mga marka dito. Then, balagin natin siya dito. So, pwede nyo natin mga alis ng mga marka dito. Kasi yung gagawin natin, creamy siya. So, yun yung kailangan po yung mga kapit-kapit. Alisin lang natin itong natin. I-cut na lang ito siya ng ganyan. Ito po, kain na yung mag-inusal. Yung dynamic nyo ay masyadong maliliit na po siya. Uuro mo ang maliliit na siya. Parang yung ano natin, yung recipe natin ito, para bang kung nakatay ko na kayo ng pag-unaman, ganun lang yung lasa. Minsan mahirap talaga alisin yung mga banana. Pero yung iba, pinapanayan ng maiinit na tubig. Ito nga, yung mga alisin. Nalinis na itong mga pusit. Na-slice na rin itong cucumber. Pati yung bell pepper. At saka yung siling haba natin. Ano na, upasal natin. Luto. Ito tayo na mantika. Okay.
yung haba. Para medyo ma manghang ng konti. Maluso ng konti. Ito guys, ano, madali lang ang pagluluto dito. Lalo na yung pusit. Pag matagal mo siya linuto, ma-overcook siya, matigas, or mapunan. So, ang ilalagay lang muna yung mga gulay-gulay kasi yung sandali lang. Ano, cucumber. Kali sasabay na maluluso yung butter na yan. Lagi na natin itong ano, ground pepper. Nasa inyo kung gusto nyo dagdagan pa ng mga gulay, for example, ano, carrots, patis. Itong ano, cucumber, madali din ano, maluto ito. So, pwede tayong ilagay itong ano natin. Pusit. Ayan, lagit na po natin ang bell pepper. Itong all-purpose cream natin. Ayan na ang konti ko. Ayan, nilagyan lang siya ng konti ko. Bali, ano, pakuluin lang natin siya ng konti bago natin ilagay itong, ano natin, yung arena or cornstarch. Ayan na po, kumukulo na siya. So, medyo luto na yung mga pusit natin kasi nga hindi pwede ma-overcook yan. Medyo malagnan ng konti. So, lagyan na po natin ito. Konting cornstarch at saka konting arena. Ayan lang po mga pampalapot. Pero depende ah kung anong mga linuluto nyo. Ayan lang natin siyang kumulo at luto na. Nasa inyo kung gusto nyo lagyan ng ano, ng asin, tikman nyo muna, pero sa akin kasi okay na yung ano, timpla niya. Ayan na ang ating creamy pusit a la pobre. Yung ibang a la pobre is medyo maitim yung sauce niya. Pero ito, creamy na. Ayan na po, magsagot na tayo. Pwede nyong lagyan ng mga ano, yung broccoli or yung chicharro. Nasa nyo, kung gusto nyo matulong, pwede nyong lagyan.
Guys, ito na po ang ating finished product na creamy pusit a la pobre. Ayan. Ang pala, ang sarap na. Thank you for watching my video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na. At pindutin na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga sumusunod kong mga video. Maraming salamat!